Taran! Ay, welcome back to my channel mga guys, Jess Automotive. Mga guys, BIOS. Nagbomba tayo ng crankcase. Dahil yung bomba ng langis, humilaw-ilaw. Patanggal na rin natin yung yung strainer niya. Ngayon po mga guys, tignan nyo. Ayan guys, oh. Barado. Mamaya makita nyo po nyan. Kung masinin nyo po mga guys, yung strainer nyo po, yung screen. Parado. Ngayon, gawin natin tayo guys. Kutkutin natin, ha. Ayan, mga guys, oh. Kutkutin natin yan. Sige, dami. Kutkutin nyo yan. Ganyan guys. Mamaya po kung malinis po niyan, nakikita niyo po yung strainer na yan. Ayan, yung yung parang net strainer yan eh. Mamaya po kung malinis po niyan, ikakambers muna natin yan. Makikita niyo ito mamaya. Okay. Ayan, tapos itong niya, ayun o, namuong langis. For reminder po sa mga may sasakyan po, dapat po yung interval, yung pag-change oil niyo po, hindi po niyo bata, huwag niyo pong patagalon po para hindi po ganito. Kakabuno po na ano. Maingay yung makina. Yan, kaya maingay po yung makina. Ito po yun. Sige, i-lins. Yan. Yan guys, oh. Oh, ilan libo na tinakbo niya. Mamaya titignan po niya. Iniwan lang po kasi sa ito. Sabi niya, Jess, humiilaw yung bomba ng langis ko. Umiingay yung makina. Kaya, alam na natin kung yung maganong ano po. Check natin yung ano niya, yung strainer niya. Yung, kaya binaba po natin yung ano, yung itong... Ah, punta natin mga guys ha. Pero nakita na siya oh. Medyo okay na. Diba? Diba na yun ha? Haplos. Haplos lang yan. Kaya malinis din doon. Sigulo. Gulat daw siya eh. Kasi mga guys, kung ganyan po na, no, umiingay yung makina, ibig sabihin po, kinakabus po ng bomba ng langis. Hindi po makakarating sa taas. Makakarating man, yung dapat na 50%, kasi ang langis naman po kasi hindi 100%, akyat yan, hati-hati sila. May papuntang Cubao, papuntang Makati, ganun pong langis. May ganyan-ganyang ano po niyan, didiliberan. Kaya dapat po, kung halimbawa, pumunta sa taas, 50% ang nakakarating na lang sa kanya. Ano na lang 30%, kukulangin po, iingay po yung ano, yung makina. Yan oh. Ito mga guys, itong video ko, hindi ko na po ito. Ako alam niyo po mga video ko po ano, shorted minsan. No, kulang sa oras. Hindi ko po, yan oh. Ah, kikita na yung mga butas. Listen mga guys, katulad po nito, solving problem lang po ito. Kung ano po yung ano, kung ano po yung problema, ay solve natin. Huwag na natin patagalin. Ah, ito ang gagawin natin, ito ganyan. Ganito lang po tayo rito. Katulad po nitong Honda na ginawa natin, transmission, nag-cut tayo ng, yun, grabe oh. Nagkot tayo ng overhaul diyan sa ano sa transmission ng Honda, mas mahal abutin kaysa yung ano kung magpalit din ng surplus. Ah, mamaya po niyan, aantar na po na ano niyan. Pinong-pino kasi pino po ng ano ng buhangin ng hurakan. Andito na naman tayo, nangasar na naman si Kuya Jess. Ayun lang po mga guys, kung umiingay po yung makina nyo na umiilaw po yung bomba ng langis, yung oil sending unit po, i-check nyo po yan. Ibaba nyo po itong ano, crankcase, check nyo po yung strainer, barado katulad po nyan. Barado.
Yeah, no. Yan, kabilin-bili lang naman, guys. Yung pagkikin sa ulo mo, sasakyan nyo ba, alagaan nyo ba, andyan ang buhay ng tao, ay, ng, no, ng sasakyan. Langis, tubig, ano ba, hangin, yan, air cleaner. Dapat malinis din yung air filter nyo barate. Yung tubig nyo po, dapat po kulant. Tapos, langis po, yung interval, yung kung kailan po kayo, halimbawa, paulit-ulit ako sa mga nagsasabi ko na kung halimbawa chest oil na mineral oil 5,000, i-consider nyo mga guys yung ano, yung traffic, gawin nyo na lang 4,000. Yung 1,000 para sa traffic po yon. Kasi po, kung isagad-sagad nyo po yan, ganito mangyayari. Maluluto yung ano nyo, yung langis nyo, magiging carbon, kakabit po yan. Hindi na umakahinga, hindi na makahigop yung bubo ng langis dahil barado na. Okay mga guys, may pupuntan pa tayo rito. O yan yung unang tinanggal o. Yan. Sabi ko nga po, ito kanina, meron ako na-upload dito, naglinis din tayo ng ano, ng ATF filter, yung strainer din, ganun din po yun ang ginawa natin dito kasi sabi po ng may-ari, tagal nang simula nung nakuha niya hanggang ngayon, test time niya napalinis yung ano, yung strainer. Tapos, yung, yun nga, yung bumubomba yung bomba ng langis, sumiilaw po yung sign ng langis, yung parang tako rin na kulay-kula. Okay mga guys, punta tayo dun sa Montero. Oh, mga guys, sabi ko, punta tayo sa Montero. Ito muna tayo. Itong Ford Everest. Ayan. Kasi yung Ford Everest mga guys, try mo kaya dito, Nelson. Dito mo tirain sa baba. Tanggalin mo itong, ano, itong air cleaner. Ayan mga guys, kasi may sosod po dito kasi ito po, bagong palit ng makina. Pinalitan po ng ano, ng buong makina. Ngayon ang naging problema, yung lagayan po ng ano, ng yung, ito to, sa turbo, yung return po, linagyan nila ng ano, palangarin ng piyesa. Ito po, unit. Eh ngayon po, meron tayong mga original na gasket, dito po yun. Ayun o. Ganyan po nyan. Eksakto po nyan. Tingnan nyo yung ilalagay po ng ano po. Ilalagay nyo mga kanor. Kanor na lang makikiano na lang tayo. Gagamitin din natin yung ano. Yung mga kanor at saka si ano, Master Siopaw. Yan. Ito po yung ginamit. Unit po siya. Hindi pantay yung pagkaigpit. Tumutulo yung langis. Ngayon lalagyan natin ng original guys, yan. Original yan. Steel type po yan. Ito. O, diba? Kaya ang gagawin natin mga guys, doon na tayo sa Montero. O mga guys, sa Montero tayo, top overhaul po yan. O guys, ito yung cylinder head, galing machine shop. Kasi mga guys, ang nangyari po dito, ulitin natin ha, may na-upload na natin to. Overheat po ito. Yung pagitan mo ng dos at saka tres po, nakaroon po ng ano, ng kung saan o, nakaroon ng space yung head gasket saka ano, black. Pumasok yung compression po sa ano, yung linya ng, ito, linya ng tubig, nag-built up sa radiator, kaya nag-overheat. Sabi nga yung may-ari po nito, parang ilang buwan pa lang. Kung pansinin nyo mga guys, wala pang linis-linis yan ha, pero ang linis oh, halatang bagong gawa. Hindi ko malininis yan. Malinis lang itong ano, serving niya, itong cylinder head dahil po dinaanan ng machine shop niyan. Kaya mga guys, abangan nyo pag-under nito. Oh, ito naman guys, yung Honda, palitan ano nito ng buong transmission. Yan ang banggit natin kanina. Tapos, ito ang mabigat. Buong makina ang pinalitan dito. Tapos yung air converter niya, mga guys, bitin natin, ito yung pandirig natin, ano yung mga pang troubleshoot natin. Kita nyo po ito, air converter mga guys, bumigay, hindi nila nagpitan yung air converter bolt, natanggal po yung ano, lumawlaw hanggang bumitaw yung ano, air converter. Ayan,
full down transmission. For repair sa mga tagas-tagas, Port Everest. Ande to no, sorry. Everest ba? Okay, tama. Everest. Port Everest. Saka yung oil strainer. Okay, hanggang dito lang po tayo. For reminder lang po sa mga may-ari po ng sakyan po, huwag niyong pabayaan po yung buhay ng makina niyo, yung langis. Para po hindi may tulad po doon na umiilaw yung bomba ng langis, barado yung strainer. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.